Good morning, crafters! Ngayon, gagawa tayo ng smoked pork ribs para sa mga daddies na nagpre-prepare ng barbecue for their family, especially sa paparating na Christmas. Are you ready? Gagawa tayo ng smoked pork ribs by Pitmaster Randy. Hindi ka naman nagsalita eh. This is USDA Swift spare ribs. Gandang klase, makapal. Meaty siya. Yan o. So normally, ito yung ginagamit talaga for commercial smoke barbecue. So kung napapansin nyo, tinatanggal niya lang yung mga part na medyo manipis. Konting-konti lang. Kailangan maraming matira kasi syempre eh. Sabi ko, konti lang. Laki na agad siya. Tinan nyo, sobrang manipis niya. Hindi na siya tatagal sa loob ng smoker. Masusunog lang siya. Yun. Normally ang ribs talaga consist of mga 12 to 13 . Yung natin normally ito tinatanggal, di ba? Tinatanggal kasi natin to . Tinatanggal natin membrane para Dura muna. Kumapit yung ating signature rub. Pero may natinan tayo, si Vaqueros, no? Magaling yan, magaling. From Texas yun . From Baligtas lang tayo. Pero mas magaling ako, magmagaling. So sa kanya, sa dami daw ng kanyang tinitrim na pork spare ribs, di niya na tinatanggal itong membrane kasi nagluluto siya ng mga, let's say, sabihin natin 30, 40, 50 racks ng spare ribs. Masyadong matrabaho. Matrabaho pa, no? Umaga, matagal. Pero ito isa lang, kaya pagtsaga na natin itanggalin. No. So may mga trick din, no? Tissue para medyo makapit. Kasi pag walang tissue, madulas . So napansin niyo, wala na yung membrane. Ito yung from the bag, ganyan itsura niya. Maliit lang yung nabawas, no? Compared dun sa isa na yun. Pero mas maganda na yung itsura nito. Anong ginagawa natin dito? Minsan, sinigang. Pero pagka gustong i-serve talaga, rib tips. Di lahat ng pork rack pare-parehas. Pwede sa brand, depende saan siya nanggaling. Although yung local pork ribs natin, pwede na rin. Ang challenge lang natin is yung consistency ng cut. Pansin nyo, medyo may nalalaglag, maingay, nag-grind, no? Ayun lang yung workshop natin. Please feel free to visit, ha? Andito yung showroom natin sa kabila, andyan yung workshop, may mga supplies tayo rito. Minsan, pag may salang din kami, you can join us, just observe si Rani. Iwasan ko kasi ma-discover ng Discovery Channel. Huwag daw ako hayo. Huwag nyo itatapon yung trimmings. Ang dami niya, pwede kong magawa kayo ng pork sausage. Maganda kasi may fat, may meat. Or if you want to try din yung yung mga rubs ninyo, meron kayo iba-ibang rubs, yung mga rib tips na yun, lagyan nyo na iba-ibang rubs to experiment, no? Ano yung magiging lasa dun sa pork ng iba-ibang rub na ginawa ninyo. Normally, ang unang application ng rub natin, sa ilalim, no? Para pagka taob natin, hindi na natin siya babalik na rin ulit. Ang presentation side natin, itong part na to, meat side. No? Ito yung ilalim nung mabuto siya. Normally naman, pag isa-serve mo yung rack ng rib, sa kaharap yung karne. Iba naglalagay ng olive oil, mustard, pero since magbabind naman yung rub natin, pwedeng wala na. Rub and smoke, rub. Pwede ba yung bilhin? Pwede yung bilhin, kaso ang tagal gumawa. Barrel Pro Plus available. Make sure na yung rub nyo, consistent. Hindi masyadong marami din kasi nakalaglag lang siya. Oo. Tsaka ma-overpower yung karne. Isa sa rub, di siya nirarub. Although rub ang niya, ipat mo lang, pat lang na ganyan. Para lang magdumikit yung or else magkakaroon ng mga concentration packets na hindi pantay yung lasa. Buong family na to, masaserve niya. 4 to 5 person. Eh, depende sa kumakain. Pero naano ko na laging malakas yung kumakain kasi yung lasa nito talagang yung pandiinan. Hayaan lang muna natin siya na nakaset for a while habang aapoyan natin yung smoker. Pinakamaganda kasing wood, yung hanap kayo ng pinaka magaan na wood ninyo na tingin nyo mabilis siyang mag-aapoy kasi during startup yun ang medyo struggle ng mga crafters . Although if you don't have wood, you can ask Barrel Pro Plus. We also have wood in Barrel Pro Plus supply. For us, we're using butane torch or LPG torch. Yung positioning ng wood or yung placing ng wood sa smoker mas mainam ganito, parang crisscross on top of the other, parang ang tawag nyo na cabin lug type tacking. Ang kagandahan yan, may airflow siya, hindi siya dikit-dikit. Pagka nag-catch siya ng fire, mas maganda yung burn, enough oxygen dun sa wood, and then you'll get good embers. Then you can just add wood na lang as needed, no? We use a butane torch, mas madali siya kasing gamitin. Ngayon, mamadali ka, huwag gamitin it. Alright, so as you can see, mas madali, no? 5 minutes lang, no? Gaapoy na siya. Ngayon, huwag niyo muna isasara yung pintuan ng firebox. Allow at least yung nasa ilalim niya mag-full ember talaga siya at mag-apoy talaga siya. By the way, ang gamit natin ngayon is a quarter inch tank smoker, offset siya. Meaning, pag offset smoker, nakahiwalay yung firebox doon sa meat. So, itong malaking chamber na to is the meat chamber.
This is the firebox or fire pit. Andito yung smokestack niya. Smokestack is also called chimney. O sa Tagalog, tambucho. Konsepto ng smoking is indirect cooking. Yung apoy wala sa ilalim. No? Dapat naka-offset siya. Nakahiwalay siya dun sa meat. That's where you get the optimal result ng low and slow barbecue. Or low temperature and slow cooking barbecue. Dito na tayo. We're preheating the smoker at 225. Ito yung kinukuha niya is yung ambient temp sa loob. No? Ini-init niya. For preheating, before natin ilagay yung meat natin, we are targeting 225 to 250 Fahrenheit para ma-preheat yung smoker. So, ginagawa kasi ng preheating, parang oven lang din. Yung cooking niya, hindi siya magtatagal. Unlike na ilalagay mo kaagad yung meat, tapos siya palang magpapainit. So, hindi mo makukuha kaagad yung ambient temp na kailangan mo for the meat. Again, 225 to 250 preheating, then pwede mo nilagay yung meat. And especially pag may clean smoke ka na, hindi siya puti, hindi siya madilaw. Ngayon, ganyang smoke siya na see-through, bluish, and clear. When it comes to wood, we're in Philippines, so local flavors, no? Local profile. Ano-ano bang mga wood? Ikaw, ano madalas gamit mo wood? Ako, ginagamit ko, ano, painito, santol, acacia, sampalok. Ano yung pinaka-anong kahoy? Sa akin, mas prepare ko yung sampalok, tapos painito. So, yan, maganda na yung apoy. So you can see, continuous na. Nakita nyo yung inihigop na siya dun sa loob. For sure, ito, nasa 250 na. Pwede na natin ilagay yung karne. Before that, water pan. Yung water pan natin, mas maganda siya nakalagay sa near the firebox, no? Parang serve as a heat regulator to make the temperature stable, no? Isa pang trick, naglalagay ng wood, no? Tatamaan muna siya. Yung convection heat o yung unang bugso ba ng init, di sa meat agad tumatama, kundi dun sa water pan and dun sa wood log, no? Pag nag-smoke kayo, kay papagutom. Ang lagi kayo kumakain. Ang taste test natin, sino ba taste test natin? Nakalimutan ko na yung... Ano pa lang? Bukod na rin nandito.